afternoon mga kakablad dog. Nandito ako ngayon sa Barangay Santiago Sur, Barangay Hall, kung saan ang ating punong barangay ay walang iba kundi si Honorable Lovely Olero. At kasama ko din ang SK Chairperson ng Barangay Santiago Sur, si Sander Navarra. Ayan, good afternoon. Nakapag-subscribe ka na ba sa ating YouTube channel? Yes. Please don't fail to subscribe sa aking mga kablad dapat panas babies, ang Doc Hamless Yari. I'll see you later. Ayan, so andito po tayo ngayon dahil naimbitahan po tayo. Actually, I am just representing Dr. Jessie Miranda, ang ating buhing counselor, who's holding the Committee on Health na mag-judge sa pinaka-greenest at pinaka-cleanest na purok dito sa Santiago Sur. So, they have 7 purok. So, iikot kami mamaya para tignan yung pinaka-malinis, pinaka-greenest, pinaka-safest, at pinaka-magandang purok na pagdating sa dekorasyon na din sa naturang Christmas. Dahil ang tema ng Santiago Sur ay Christmas Village. Yan. So, pinunta sa bawat purok ang naturang Christmas concept na yan. So, mamaya bibigyan namin kayo ng pahapyaw. Pero, this time, pasok po tayo sa loob ng session hall. Simulan na lang. Look at me, I love it. Si Boss, dito pala sa Santiago Sur ay relative nila. And as you can see, kapagina po itong conference room nila. At ito na nga po si Mama Lovely, or si Mama Lovely, or Lero, ang ating puno na nagay. At kasama natin ngayon ang mga makakasama kong mag-judge. Ilan naman po tayo. Mapipili din pagdating sa larangan ng competition na pinaka-malinis, pinaka-greenest, at saka pinaka-safest na dekorasyon at puntahan pa siya lang na bawat purok dito sa Barangay Santiago Sur. So, see you more! Go! So, ayan, papunta na po kami sa iba't ibang purok po dito sa Santiago Sur. Kasama ko po ang aking mga kasama ng mga judges. Dito lang yan sa Doc Hamless Yari. Saan? Libutin mo naman. May mga pa-fountain sila. Apa? Hello. Yeah, supernatural. Saan? Saan? Kilpas na. And there was water. Hindi kami niya isango, di ba? Ay, andito na siya sa magpa. Ay! Pasko. Mother, di ba? Outside. Pinagtagpo pero di pinatana. Hindi siguro yung hindi kayo umabot ng Pasko.
magpapaskong may jowa. Ah! Summer oil! Number one will always be, yan. So we're going out and then see the backdrop and everything. Welcome pala yung ano. In fairness, pinaghirapan ang konsepto ng Purukuan. Welcome Ecological Survival Garden of Purukuan. Localized. Localized talaga, ganda. Even yung mga ano ha, yung dito sa harapan, talagang ginawa ng way talaga. Talagang mahihirapan kami mga judges. Diyos ko, kung kami nga na mag-judge ngayon, mahihirapan, but still, we will try to make the best decision as ever. Ayan. So, part ko na kami ito judge is the segregation at source and segregated collection. So, we have to have the presence of segregated bins, the labels, and household levels. May napansin niyo naman din po, we have the labeling, ayan, and some posted announcement for the residents of Purukuan. So, ayan po. Ay, meron pa dun, oh. So, ah! Here. Dito lang ako tayo sa Purukuan ng Santiago Tour. At syempre, isa na naman po sa mga criteria na magpapanalo sa kanilang dekorasyon sa Christmas, kalinisan, at saka pinaka-safe na purok dito sa barangay Santiago Tour ay ito mga ito. Yung segregation ng solid ng ano ng mga basura nila. Kaya naman tara, ipupunta po natin ang Purok 2. Yo, next up. Kantahan mo, Godmother. Kantahan mo sila. I'm dreaming of the Christmas. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Ano yung blow your horn? Hindi ko alam. Ago. So yan na nga mga kablagag, nandito tayo sa Purok 3. Yan, paakyat na po tayo sa katitira pang mga purok dito sa Santiago Tour. So as you can see, they have a concept of Santa Claus and Winter the Snowman. And with a lot of fruit and... My God, kablagag, ang yaman nila sa kanilang gifts. They use like a cloth na ginagamit sa mga gown. So, well, executive din lang naman. But you know what we need to see here is really yung segregation ng kanilang mga basura. Pakakanta ba yan? Hello po ma. Dito si Dilemi. Talagang pinaghanda. Commercialized na sapsapan. Ibig sabihin, modernized. Ayan. Okay. So, ayan. We heal as one. So, we heal as one. That's the theme of their Christmas bilen. They heal as one. Okay. And they also have a fountain. Parang kukulang ng baterya. Konti lang ang tubig. Pero okay na din yan. And they do yung the ecological garden gang. Ang kulit niya. Vegetables must be present, mga spices. Ano ka dapat ang present? Medicinal. Ano yung nakita kay unay yung ecological garden dahil po.
Ay, isa di mushroom lang. Adada ba na madamdama ako kapitan at hindi kalawad sa mga agamalay Taiwan? Kasi damadan yung talakanya dyan no, siyempre aware damot no, ayan di ecological niya, karga di ecological da, and that's the time we will just tell them no, na pwede mabaling yung inayot yung improve, correct. Lovely, olero ang ating kapitan na po dito, diba? Mamaya ma, may solo tayong interview. Ayan. Bakit nga ba hindi kore hek aja. Di ba? So, aku sur for rock three, ay for o'clock. Bakit for o'clock na hindi pa naman sila nagkukuran? No. Ito ma'am, for o'clock ito na halaman. Pagdating ng for o'clock, mabubukad ka siya. Ay, ano na ito? Nakalimutan niya. Kamantigi. Mulat ko bakit ba? Ay, oo. Let's go clean and green. At may dalawa silang duwente. Good afternoon po. Ang kit naman po ng ano nyo, owner nyo, Provinciano. Diba? At meron silang directory for emergency hotline number. Fuck! Tapos na wala. Pag kasi ecological garden. Mulmula. Ecological garden ka. Kasi may paiso ang mulmula dito. Pero gusto ko yung ano. Oh, at saka yung pagkakagawa nito. Ang mga pati-aso, ang magaw at ubil, mga madalapot sa endangered species sa kalsada. At least napag-isipan din kung sino man ang pag-awad na ito. Go! Para natin kanta din ha. Pag-alang bilag, ano sa may garag, we have the lollipop and the chinerba. So this is group 4 of Santiago Sur. TBC. Recycle. Recycle. Isa sa only place kasi mas din na yung recycle. Tapos importante kasi mga sayidya sila about Christmas. About sa only place. Ah, mag-aeroplano sila. Nga ang bit. Wen mam barangay secretary ni Ma'am ni Ate Gemma. Mama, saan na dito? Ito kanon sa Telete Music ba dito? Na pasaw man ang dumami ikininong kininang ito yung material recovery yung kakasin ayusin ang pagbangal this is a hello. 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 Ah, dia lah. Hello. Ah.
Xiaomi pa dun sa likod, ano? This is Al Omar, this is Al O, and this is Al Song, and this is Al Bigao. Al O, Al Song, Bigao. Yung pinagluluto ng mga manggagulang. Mang Pakbet. Correct. Alok bat. Kaya ko indayon. Day 3, meticulogical na, mas perfecta, kompleto. Doon sa property, maluwang, kaso isa utong lang talaga. Variety yung kanyang ano. Pakbet. So alam ko na ang history ng Pakbet. Si Mang Pakbet pala ay lalaki kasi Mang. Si Mang Pakbet. Malalaman natin kung ito yung hinug na. They say that banana is rich in potassium, pero feeling ko hinug na to. Sobrang hinug na pwede nang gawing banana vinegar. Seems that, o diba? Walang ugat, pero bongga. And you have this native na ano, kamote, which is violet. Siya lang itong ano ha, mag-asaka, mag-asaka. May lighter pa siya. Grabe o, at naka-case man. With all the arado at bongga. Hindi ko ma-identify kung saan ang suso nito. But still, it is really one of a kind, ang Puruk Core, kasi they were able to have this kind of ano. Yay! Ano po yung justification natin sa bilis? Oo. Di ba yung gano'n di ba magani? Okay yung area na pinaglagyan. Kaso nga lang mataas. So, ang nasa utak namin. Hi, dito na kami sa Santiago Store Ecological Survival Garden. Lumanon po yung ako. Ago. The vegetable, and they have the bilin. Maragsak, na isa pang bay. Dog, timeless yan. Di ba? Grabe, no, pinag-isipan, pinag-tasok. And, Kapitana, ano po itong mga nandito na halaman? Ay, yung nandito sa likod, mga kamatis yan, pero ano, in-stop muna namin kasi na we concentrated. Pero may kamote yan sa loob niya. Kamote tops. Tapos, ito kasi, yan nasa gitna, yan si COVID-19. Ito ang explanation ni COVID-19. Ito, corona yan. Corona virus. Pag nagtulong-tulong naman ka sa mga household, you can kill that virus. Hindi, survival pa kasi kin, ano, dito kumukuha yung mga walang makain. Ah, okay, kaya pala siya, ano, pwedeng kita si... Yes, pwede kang mamitas. With all the cancer. Ay. Balang, mabalin man. Kasi di kita iwan makandan, inatan. Mabalindang agal-alat. Tan, kanayin pa nga pagsigang dada dito. Pero na-amaze ako sa 1,000 bottles na yun na puro pet chai. Correct. Diba? Awang pa yung nakapanunod yung kasi. Yes, ma'am, pet chai. At least, oh. So, may papaya, oh. Huh? This is the barangay na grabe. Ha, talagang thumbs up ako. Diba?
Ang ganda ng presentation. Wala pa ako nakita ko. Diba sili, bawang, sibuyas, yes, lang. Yes, kompleto yung herbs and spices. Meron din tayong ginseng. Correct. Yeah. Paano po kayo nag-come up ng ganito po, Kapitan? Hmm? Paano nyo naisip na mag-konsepto ng ganito? Aside from sa binigay nila na ito yung isa sa mga criteria. It started kasi nung nagkaroon talaga ng pandemic. So yun, I observed talaga na marami na talagang nahihirapan na to buy yung goods, ganyan. May objective naman lahat ng ginawa namin dito. Kaya naglagay kami ng medicinal kasi nga, di ba, marami yung hindi na nakakabili ng mga gamot ng pang-ubo and all. Diyan na lang sila talaga pwedeng kumuha. And then itong mga vegetable natin, go green na tayo. More on vegetable kasi actually si Santiago Sur ang isang napili na barangay na organic farming talaga kami. Mm-hmm. We do not use ano dito. May mushroom ano din kami doon, production sa likod. And then mostly na tanim dito talaga organic kaya napili naman ng city na ito yung ipasok as barangay na organic farming. Wow, Kapitana, grabe. Mm-hmm. We're looking forward pa na lalaki at makikilala ang Santiago Sur, hindi lang sa syudad, hindi din sa buong La Union, kundi in the entire Philippines. Grabe. And the whole world, Dan. Laki na palakpak para kay Kapitana niyan. Gusto na amin talaga ako 1,000 pesos. Yun talaga ang landmark. Santiago Sur, the land of 1,000 pesos na naka. Christmas tree. Benga. Nalingga na garamit eh. Ay, kung hindi pa pilit man tricycle dito ka. Ha? Lain na, apo aya. Sino ba nang dayta aya? Tinagka ka bang panun? Ni, ala, dapit ka pwede. Diyos ko, madanaganag ka. Tato. Nakay mo na nagaramit po yan? Lalain kayo mo. Ngam! Kuna man yun ah. Upat dito nakakabi dito kalibol yung talo nga basuraan man ng kabilyo. Nakahalo-halo. O ito naglalaog. LM. Tinaling nyo man nun. Kasi LM. Lutong Macau. Ay, wala na po yun. Ano man yun? Ang di ba? Gala. Christmas tree in a bottle. In a bottle of C2G. Yung pakiat na din makang sa east. Sa east. Asan po ang ecological garden na pinakiat? Yung garden. The garden. Ito nyo yung nagkuripot na, hindi na pala minulaan amin na bigay. Para mas malaki. Good. Nagmayat ko na, nagita na ito yung pakita yung kanyami. Mm. Mm-hmm. Naglawang. Natay mapnag na yung kita. I-feature mo more amin. Oh! Kasi nga, bigyan din isang gabi ah. Ay, man. Isa na gamit ka, kaduan tal-talon dito yung mga singko. Charot. Dahil ito hindi basuraan.
Ah, true. Sure, multi-annex, 5 quid. Ay, oh. Sure, laok siya na. Ayan, so finally, natapos na rin ang judgment at nai-announce na kanina lang ang mga nanalo at may mga special awards din kami like most ecological friendly, most symbolic Christmas decor and a lot more. At kasama ko po syempre ang kapitapitagan at napakaganda, very lovely, ang ating kapitana ng Santiago Sur na si Ma'am Lovely Olero. Ayan. So ma'am, ano nag-ujok sa'yo? Bakit nagkaroon ka na ganitong pa-contest dito sa Santiago Sur? Since meron kasi tayong contest talaga ng cleanest, greenest, safest barangay in San Fernando City, syempre gusto talaga ng Santiago Sur na kami talaga yung maging champion. And sabi nga natin kanina na yung sa sustainability, kailangan itong mga kulot natin, they should maintain talaga yung tinatawag natin proper, yung solid waste management natin at the same time yung beautification. Kaya napakontest tayo ng ganito para yung mga kurok mag-effort din naman talaga na to come up with the best result kanila. Malaking challenge ba ito sa'yo ma'am na i-organize yung ganito? Yes, oo. Sobrang malaking challenge kasi syempre kailangan talaga yung mga tao. Kailangan sumunod din doon sa gusto ng buong Santiago Sur. And I am so thankful talaga na nagulat ako na lahat ng mga tao ng Santiago Sur talagang very participative. Lahat talaga, wala kang masabi. Every purok talaga, nag-effort sila na pagandahin, lilisin, and of course, our ordinance din naman na linis, batog mo, linis mo, batog mo, pagandahin mo, ginawa talaga lahat yan ng mga taga-Santiago Sur. Kaya sobrang blessed din talaga ako na ang mga taga-Santiago Sur, very comfortable at participative sila. Grabe, kung pupunta po kayo sa plaza o sa Kapitulyo, daanan nyo po ang Santiago Sur. Sinasabi ko po sa inyo ay guarantee, may malaki po sila dito. Giant na Christmas tree. Take note, 1,000 na plastic bottles ang nakasabit with 1,000 pechay. At sabi nun, Diyos po, mga halamang pwedeng ulamin, mga gulay yan, at mga herbal at ornamental plants. Kakaiba, yung mga tinanim po nila dito can really fight the virus na COVID. Kasi pag kumain ka nito, dito tumuto, tiyak, malalayo sa'yo ang virus na yan. And take note ha, umiilaw itong giant Christmas tree na to. At saka napaka-perfect ang kanilang Christmas bilin. Grabe, kapitara talaga pinagandaan ang Christmas ng Santiago Sur. At pag tutuloy mo ang buong Santiago, itong purok yan, lahat ng daanan umiilaw. Lahat ng daanan nila dito, malinis. Kaya nasabi ko, kung mayroong barangay na pwedeng dalawin dito sa siyudad ng San Fernando, come and visit Barangay Santiago Sur, dito lang sa napakaganda siyempre na barangay. Siyempre, pangalan pala ng kapitana, lovely, kaya very lovely ang barangay. At tiyak, magugustan niyo po at masasabi niyo po na it's one of a kind, very secure, very unique po ang barangay na to. Kasi ang kanilang ingredient kung bakit they come up with this, it's because they're united in faith, one in faith and even in love, and one purpose talaga, kaya very productive po silang lahat. Kaya any advice po sa mga ibang mga nanonood na barangay officials around the Philippines? Siguro being a leader ng isang barangay, kailangan talaga na you need to stand as a leader talaga. Hindi lang leader sa sinasabi natin best LGU or yung seal of good governance. Kailangan talaga very important na we need to focus also on the solid waste management talaga. Kasi doon nag-i-start na pag-discipline talaga ang mga tao sa barangay, lahat na yan mag-flow na talaga, that everything will be organized na lahat. Yun ang advice ko sa ibang barangay official na you need to lead your people talaga. So take a lead. So thank you so much ako Kapitana Lovely for inviting us to be part of yung inyong kapakompetisyon, at salamat din po for accommodating us yung hospitality ng bawat residente dito. Talaga sobrang naramdaman namin, lalo na po kayo. And sabi ko nga po, next year again,
pakantabayanan po. Dahil parte po ng aking vlog sa Doc Carlos Yari, ang feature lagi ang Santiago Sur. Of course, dito lang yan sa City of San Fernando. So, bye-bye! Thank you!